Ngayon ating tatalakayin kung si Roger Bagais ang pinakaunang greatest swordsman bago kay Mihawk. Maari bang naging number 1 si Mihawk guys dahil namatay itong si Goldie Roger? Sa ngayon guys, ang kasaysayan ng pinakadakilang swordsman ng One Piece ay misteryoso pa rin. Ang alam lamang natin na si Mihawk ay nasa tuktok na at siya ang number 1 swordsman ngayon at nais ni Zoro na kunin ang kanyang titulo. Ngunit maaari ba na bago si Mihawk, ang pinakadakilang tagapamahala ay si Roger? Si Goldie Roger ay nakikipaglaban gamit ang espada. Pero bago ang flashback ni Kozuki Oden, hindi natin alam guys kung paano nakikipaglaban itong si Goldie Roger. Nauna nang ipinakita ni Roger na gumamit ng espada at ng baril ng sabay, na parang nakikipaglaban siya gamit ang dalawang sandata, tulad lang ni Cervantes de Leon sa Soul Calibur. Ngunit guys, ang flashback ni Oden ay nagpapakita na si Roger ay isang swordsman. Gumamit lamang siya ng espada nang lumipad siya kay Oden, pagkatapos ay hinampas ng haki kay Whitebeard. Malakas ba si Roger guys? Siyempre ang sagot ay oo. Nakipaglaban siya kay Rax D. Shebeck, humarap kay Monkey D. Garp at kay Whitebeard at hinarap pa si Oden. Si Roger ay marahil ang isa sa pinakamalakas na tao sa mundo noong siya ay buhay pa guys. Lalo na guys dahil nagawa niyang makipaglaban sa lalaki na tinawag na pinakamalakas na tao at yun ay si Whitebeard. Well guys, dahil malakas itong si Goldie Roger plus siya ay gumagamit ng isang espada, tila siya ay ang tamang target para kay Mihawk. Si Mihawk naman guys ay sumali lamang sa Shichibukai pagkatapos ang pagkamatay ni Goldie Roger. Well guys, mayroong ilang mga kagiliw-giliw na mga pahiwatig mula sa Vivre Card Data Book Volume 2 tungkol sa kanya. Doon guys ay masasabing mas malakas si Mihawk dahil sa kanyang pagsasanay at pakikipaglaban sa mga kaaway na lalong lumalakas at lumalakas hanggang sa wala na siyang disenteng challenger na gustong humamon sa kanya. Bago nagsimula ang Pirate Era guys, sinabi pa ni Mihawk na mayroon na siyang isang tanyag na pangalan. Ibig sabihin siya ay sikat na. Ngunit sa lumalagong panahon ni Mihawk, hindi pa siya nakarehistro bilang isang Shichibukai. Pagkatapos guys ay nagpasya siya na sumali sa Shichibukai upang malayang maglayag sa karagatan. Kahina-hinala guys, sa sandaling sumali si Mihawk sa Shichibukai ay doon lamang matapos mamatay si Goldie Roger. Naramdaman ba ni Mihawk na wala na siyang isang descending challenger dahil ang pangunahing target niya ay namatay na? Maari rin nating isipin guys na si Mihawk nang makita itong si Goldie Roger na ine-execute ay naramdaman niyang na boring siya dahil ang kanyang main target ay mamamatay na. Kaya siya nagparehistro na lang bilang isang Shichibukai para wala ng restrictions sa kanyang paglalayag sa karagatan. Isaalang-alang din natin guys ang kasaysayan ni Mihawk kasama si Shanks. Sinasabing si Shanks ay ang tagapagmana sa mga teknik ni Roger. Ang espada ni Shanks na Griffon ay parehong isang saber type sword. Si Shanks ay minarkahan bilang isang mahusay na swordsman guys. Kaya siya at si Mihawk ay nagkaroon ng isang mahusay na labanan. Tulad ni Roger guys, si Shanks ay walang mga palatandaan ng pagkain ng isang devil fruit. Ibig sabihin na hindi sila devil fruit user guys. Maari bang sinubukan ni Mihawk na labanan si Shanks dahil doon? Dahil si Shanks, bago nawala ang isang braso, ang pinakamalapit na kaaway bago kay Roger? Maari bang iniisip ni Mihawk na makipaglaban kay Shanks dahil dyan? Dahil si Shanks bago nawalan ng isang braso ang isa sa mga target niya bago si Roger? Ganito ang teorya kung si Roger ang pinakadakilang swordsman sa One Piece bago si Mihawk guys. Nakakatuwang isipin na automatic na naging number 1 swordsman si Mihawk dahil namatay si Roger. O kaya
Alinman o maaari rin guys na natalo ni Mihawk si Roger matapos na bumaba si Roger sa Oro Jackson. Ngunit hindi siya nasiyahan dahil may malubhang sakit na itong si Goldie Roger. Kung tama ang pangalawang posibilidad guys, hindi nakakagulat na si Mihawk ay nag-aatubili upang labanan si Shanks na may isang braso lamang. Si Mihawk guys ay talagang nahuhumaling sa pagnanais na harapin ang mga tao na talagang nasa rurok ng lakas, lalo na sa mga swordsman. Ano sa palagay nyo ang tungkol dito guys? Maari bang si Roger ang greatest swordsman bago itong si Mihawk? Kung gayon, ang lakas ba ni Mihawk ay katumbas lamang ng kay Roger? Mag-comment lang kayo guys para ating mapag-usapan. Salamat sa panonood! Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.